Welcome back to my channel. Ang gulo ng mukha ko. Yeah, hi, welcome back to my channel. It's Camille Romero. So for today's vlog, sasagutin ko yung tanong ng title na to, bakit ako nag-vlog? So if you want to know, just keep on watching. So yung pinaka main reason kung bakit ako nag-vlog is about this app. So, lahat naman kayo siguro familiar sa TikTok application, right? So, tinry ko kasi siya. Oh, yun. Kwento ko muna sa inyo, ah. Ako kasi, mahilig akong mag-dub. Naalala nyo ba yung dubsmash.com kung saan sumikat si Main Mendoza? Yun. Tinatry ko na siya dati. I mean, ginagamit ko na yung app na yun dati. Mahilig talaga akong mag-dub. Aliw ako masyado dun. So, nung lumabas tong TikTok na to, tinry ko siya agad. Dinownload ko siya. Nag-try agad akong mag-dub. Try agad ako doon sa application na yun. Then, ito yung una kong in-upload na video doon sa TikTok. Masarap ba yung asawa ko? Masarap ba? Masarap ba? Masarap. Masarap. Yan, ayan yung una kong in-upload sa TikTok. Tapos, ano pa yun? 0 followers. Lahat yun, 0. Then, pagkagising ko kinabukasan, umabot agad siya ng mga nasa 700 plus yung likes. Tapos, yung nag-follow sa akin almost 400 to magpa-500 na. So, sabi ko, nashock ako. Kasi sabi ko, lang, ang active naman ng mga tao dito. Parang nagulat ako kasi, ang dami agad. Tapos, nakikita kasi doon sa profile mo yung kung ilan yung mga total likes na nag-gain mo. Ganon. So, ipapakita ko nga sa inyo kung ano yung TikTok account ko. Ito siya. Yan. Ayan yung TikTok account ko. So, makikita nyo sa gilid, merong tatlong icon ng social media accounts and naka-identify na siya agad kung ano lang yung pwede mong ilagay na social media accounts. Unang-una yung Instagram, yung Twitter, at saka yung YouTube. Nilagay ko yung YouTube account ko kahit wala akong content. Kasi diba hindi naman ako vlogger that time. Hindi talaga. Kailan lang ako nag-start na mag-upload, diba? Vlogger na ba ako? Ilagay ko pa rin siya kahit wala akong content. Hanggang sa naaaliw nga ako doon sa application na yon, post ako ng post, upload ako ng upload. Sobrang dami yung nagla-like. And then, ang sarap niya sa mata, ma'am. Ang sarap niya sa mata. So, naaaliw ako. Yun, natutuwa ako sa sarili ko. Kinalilibangan ko siya. Hanggang sa napopost na yung video ko ng TikTok official, ganon, yung sa mga Instagram, nagiging ads na rin siya sa iba. Nakakatuwa lang. Meron kasi akong isang in-upload na do it. First time ko bang do it? Yan, hindi ko matandaan kung first time ko siya. Pero naaliw kasi ako, natawa ako. Then, dinuwit ko siya. Pinost ko siya sa TikTok lang. Then, meron isang taong nag-post nun sa Facebook. Nakita ko lang kasi medyo nagtitrending na siya. Tapos, may nagtatag na sa akin. May nagme-mention na ng pangalan ko doon sa comment section. So, ito siya. Yan, ayan siya. Umabot na siya ng 1 million views sa Facebook. And ngayon sa TikTok ko, ang dami pa rin nagko-comment and nasa mga 1.6 million views na siya sa TikTok ko ata. Hindi ko alam, last na silip ko kasi 1.6 na, ewan ko lang ngayon. Yon, so parang nagulat ako kasi wow, di ba? Sobrang sabog na sabog yung notif ko nun, te. Sobrang ang dami nag-a-add sa akin nun. Tinake ko yung opportunity. Sabi ko, hi, please subscribe on my YouTube channel kasi mag-a-upload ako soon ng TikTok compilation ko. So, yun nga kung bakit yung first upload ko is my TikTok compilation. Meron kasi akong kaibigan na nagtanong siya sa akin out of nowhere, out of the blue moon, ganun. Parang nagtanong siya sa akin, bakit hindi ka mag-vlog? Ganun lang kasimple yung tanong niya. Then, etong ganito yung reaction ko. Wait, sabi ko, hala, oo nga. Talaga nagulat ako. Parang sobrang na ano yung... Sobrang gumanan yung ala ko isip. Sabi ko, oo nga, oh my gosh. Parang ganun. Sabi ko, oo, tae, bakit kaya? Ba't hindi ko naisipan yun gawin?
Kasi sa ngayon, ito na po yung lagay ng followers ko sa TikTok. Yan, nasa 115,000 plus na siya. 115,000 followers. Sobrang dami noon kung tutuusin. Hindi biro. So, parang sabi ko, itake ko yung advantage na pwede kong makuha doon sa TikTok fans ko. Karamihan ngayon sa post ko sa TikTok is nagpapasubscribe ako sa channel ko. Sabi ko, help nila ako na makagain ako ng subscribers sa YouTube ko. Then, ang dami naman, sobrang dami rin naman na nadadagdag sa subscribers ko araw-araw. So, sabi ko sa kanila, nagpromise ako na mag-shoutout ako kung sino man yung mga nakapag-subscribe sa akin, comment lang sila, ganyan-ganyan. Sa madaling salita, nag-start talaga akong mag-vlog dahil nga doon sa mga nagtitrending na post ko, sayang yung views daw. Try ko daw na gamitin yung chance na yon para makilala ako, mas madaming makapag-subscribe sa akin, ganon. So, nakinig naman ako sa kanila, kaya nag-start na ako mag-vlog ngayon. At kung tutuusin, mahirap siya. Tapos, yung pangalawang reason ko naman is, mahilig akong mag-edit ng mga videos. Ayan. Ano, parang hobby ko siya. Wala lang. Since mahilig rin akong magsalita sa camera, so, nahilig ko na rin na mag-edit, ganun. And yung pangatlo, syempre, for monetizations, yung sahod, ganun. Siyempre, ano na lang yun eh. Kumbaga, parang bonus na yun na masasahuran ka. Kasi kung ganun yung iisipin mo, mahihirapan ka. So, actually, ako kasi, nag-i-enjoy naman ako. Gusto ko naman siyang gawin. Yun nga, kasi sabi ko nga, mahilig ako. Pero yung sahod kasi, nasa isip ko siya. Pero, siyempre, at the same time, nag-i-enjoy naman ako. Kaya, pinupush ko lang siya hanggat gusto ko, hanggat kaya ko, hanggat may time ako. Kasi sa TikTok, actually sa TikTok po, ayun na naman yung mga aso. Yun, sabi ko nga yung sa TikTok nga, neto ko lang nalaman na pwede pong sumahod sa TikTok. Yes, may sahod po ang TikTok. Yun nga lang, hindi ko pa alam yung procedure kung paano sa sahod. Kasi diba sa YouTube, alam naman na natin kung paano sumahod sa YouTube. Ang dami na rin naman na nagva-vlog nun. Sa TikTok kasi hindi ko alam. Masyado daw siyang confidential. Meron akong isang friend na nagsabi na parang napili na daw siya for monetization, ganun. Pero hindi pa siya nakakasahod. Kaya ko lang nalaman kasi may nagtanong na rin sa akin, sumasahod ka na ba sa TikTok? Ha, may sahod ba sa TikTok? Napaganan ako. Siyempre, sabi nila, oo. Kasi nga, di ba nagagamit yung mukha mo for ads, ganun. Nagagamit yung videos mo for ads, yung mga ganun. Parang nakakapanghikayat sila para madami pang makapag-install nung application, ganun. Mas madaming taong gumamit nung apps. Pero meron na nag-send sa akin sa TikTok for monetization survey. Ayun, nakatanggap yung account ko nung survey na yon, pero hindi ko pa alam talaga. Sabi ko, alo, sono talaga, ganun-ganyan. Kasi ewan ko, hindi ko talaga alam kung paano yung ano nila, process nila. Yun lang. Ang ini ng aso! Stress! So, I think that's all for today's vlog. Let me do the shout-out as I promised. Shout-out kay Carl Faustino, Nika Ann, Patrick De Guzman, Maria Cassandra May, Megan Rose Parcasio, Zyril Samonte, Marcus Pacumo? Ano ko? RJ Hermano, Ray Alec Castillo, Rangelo Kawasa, Alex Arsolon, Lance Lazaro, John Paul Balmatero. So that's all for today's vlog. I hope na nagustuhan niyo to and nag-enjoy kayo. And kung bago ka pa lang sa channel ko, welcome sa'yo. And kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe ka na. Bye! See you on my next vlog!